Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba na napakarami pang tinatagong misteryo at diskubre ang mga eksperto na halos ayaw nilang ipaalam sa atin? Kaya mula sa mga gintong barya na bigla na lamang naapakan ng magkasintahan sa North Carolina hanggang sa isang bayan na gawa sa tao, ay pag-usapan natin ang 10 pinaka-nakakagulat na diskubre ng drone sa ating mundo. Kaya kung handa ka nang makita ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, mga gintong barya. Naniniwala ka ba sa himala? Yung tipong maglalakad ka lang tapos magiging milyonaryo ka na? Yan kasi ang naranasan ng magkasintahan noong 2013 habang naglalakad sila sa Northern California kung saan ay nakatagpo nga sila ng 1,400 mga gold coins habang nilalakad nila ang kanilang aso sa kanila mismong ari-arian. At nang ipatingin nga nila sa mga eksperto ang mga bariyang ginto na ito, ay napag-alaman na umaabot ang halaga nila sa 10 milyong dolyar. O kung sa pera natin, yan ay katumbas na ng kalahating bilyong piso. At ayon sa mga eksperto ay maaaring nanggaling daw ang mga bariyang ito noon pang 1800s. Sa kasagsagan kasi ng 1800s ay nagkaroon ng tinatawag na lang America's Gold Rush Era, kung saan napakaraming gintong natagpuan nila sa kanilang bansa, kaya naman hindi magkamayaw ang mga tao na makuha ito. Pero ang mas nakamamangha sa pangyayaring ito ay hindi nagtangka ang gobyerno na kunin ang gintong barya na ito sa magkasintahan tulad ng palagi nilang ginagawa. At sa halip ay hinayaan na lamang nila ang mga ito na magkaroon ng limpak-limpak na kayamanan. Talaga namang isa ito sa mga pangyayaring hihilingin mo na lamang sa iyong sarili na sana ay iyo ring maranasan. Bago tayo magpatuloy sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito ng mga kasundaluhan na makikita nating nakahiga at tila ba mga patay ng sundalo. Ayon sa kumuha ng drone na ito ay maging siya. Hindi niya alam kung totoo bang wala ng buhay ang mga sundalong ito o parte lamang ito ng kanilang training. Pero iisa lang ang malinaw na nakakakilabot itong makita, lalo na at kung hindi mo naman alam kung ano ang kanilang ginagawa. Number 9, ang Venus de Milo. Ang Venus de Milo ay isang makasaysayang istatwa na natagpuan sa Aegean Island sa rehiyon ng Milos. At pinaniniwalaan na nagpapakita daw ito ng itsura ng Diyos na si Venus, ang Diyos ng pagmamahal. Pero ang nakamamangha sa istatwa na ito na talaga namang sumikat sa buong mundo ay ang napakatanda nitong edad na umaabot sa 130 hanggang 100 BC na nagpapakita lamang kung gaano kagagaling at ka-artistic ang mga tao noon pagdating sa ganitong mga sining na sa ngayon ay hindi na nga natin masyado pang nakikita sa kasalukuyang mga tao. Ngunit ang mas nakakagulat pa sa pagkakadiskubre ng statwa na ito ay ang nawawala niyang mga braso na hanggang ngayon ay nananatili pa ring misteryo para sa mga eksperto kung saan nga ba napunta. May mga tsoryang nagsasabi na nawala daw ito dahil sa isang aksidente o baka kung sino man ang gumawa nito ay hindi niya ito tuluyang natapos. Number 8, espadang 1,000 taon na ang tanda sa dalampasigan. Taong 2016, may isang scuba diver ang naglilibot sa katubigan malapit sa Israeli City ng rehiyon ng Haifa. At dito ay nakatagpo nga siya ng isang espada na nasa 1,000 taon na ang tanda. O ang eksaktong edad nito ay nasa 900 years old na. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang espadang ito na nababalot na nga ng barnacle ay pagmamayari ng isang crusader knight o isang mandirigma na laging sakay-sakay ng kabayo. Nang matagpuan ang espada na ito ay nakita nila na payapa lamang itong nakatusok sa isang seabed na tila ba ilang siglo na siyang naghihintay na may makadiskubre sa kanya. Ang misteryo naman sa likod kung paano itong napunta na lamang dito sa lugar ay hindi pa rin talaga nalulutas. Pero sa susunod na makakita ka ng ganito sa dalampasigan ay huwag mong akalain na isa lamang itong normal na bato dahil baka hindi mo alam ay tumitingin ka na pala sa mga bagay sa nakaraang panahon na talaga namang nakamamangha at nakapangingilabot sa parehang pagkakataon. Number 7, kayamanan na detect ng metal detector.
isang lalaki na nagangalang Derek Lowe's ang nakadiskubre ng tumpok-tumpok na kayamanan habang hinahanap niya lamang sana ang kanyang nawawalang martilyo gamit ang kanyang metal detector. Ang tumpok ng kayamanan na ito ay naglalaman ng 14,865 na kapiraso ng ginto, silver at bronze coins at tinatayang ang nasa 200 mga bagay dito ang gawa sa purong silver katulad na lamang ng mga kutsara at tinidor na kalimitan nating ginagamit sa ating pagkain. Ngunit ang mga ginto ay puro alahas na. Pero ang pinaka nakamamanghang piraso talaga ng kayamanan dito ay ang tinatawag na Empress Pepper Pot. Ito ay napakaganda at detalyado na silver vessel na unang kita pa lamang ng mga eksperto ay nagpamanghana sa kanila. At ang sinasabing dahilan kung bakit daw ito inilibing sa lugar na iyon ay dahil nagkaroon ng problema sa politika. Ang mga Romanong namumuno noon sa Britain, kaya naman napagdesisyonan nila na ilibing ang kanilang mga kayamanan. Ngunit ang hindi nila alam ay ilang daang taon pala ito bago madidiskubre ng kung sino. Number 6, Piri Risma. Noong 1929, isang German theologian na nagangalang Gustav Adolf Diesemann ang nakadiskubre ng Piri Risma sa Palace Library ng Istanbul, Topkapi. Ito ay ginawa noon pang 1513 ng isang Ottoman admiral at ng cartographer na si Piri Ris. Ang nakamamangha sa mapa na ito ay nabuo nila ito sa kabila ng hindi laganap na teknolohiya na kung saan ay makikita nga natin dito ang eksaktong itsura ng European at African coastlines o yung mga dalampasigan ng kontinenteng ito na talaga namang nakamamangha at nakakagulat sa kaparehang pagkakataon. Dahil paanong nalaman ng isang tao ang itsura ng mga kontinenteng ito nang hindi ito tinitignan sa pamamagitan ng ating kalawakan? Pinapakita rin sa mapa na ito ang kontinente na tila ba itsura ng Antarctica noong pre-glacial state o yung panahon na hindi pa ganoon karami ang mga yelo sa Antarctica na talaga namang ibang iba na ang itsura sa kasalukuyan nating panahon. Kaya naman isa lang ang misteryo sa mapa na ito ay kung paanong nagawa ni Piri Ris ang ganitong meticulosong mapa noong 1513 na talaga namang kung iisipin ay napaka-imposible niyang magawa. Kaya patuloy itong umiintriga sa mga historiador at mga cartographers katulad niya. Number 5, mga bilog sa Costa Rica. Kaya mo bang isipin na bigla ka na lamang makakakita ng mga tagong kayamanan habang naglalakad ka sa isang kagubatan? Iyan kasi ang eksaktong nangyari sa Costa Rica noon pang taong 1930s nang may ilang mga manggagawa mula sa United Fruit Company ang nakadiskubre ng talaga namang mga perpektong bilugan at malalaking mga bato habang pinuputol nila ang mga puno doon. Kaya naman ang mga artifacts na ito ay kilala na sa tawag na Stone Spears of Costa Rica o Les Bolas. Ang laki ng mga ito ay umaabot sa ilang mga sentimetro hanggang sa 7 talampakan sa diametro. Nang iba pa nga ay umaabot ang timbang sa nakakagulat na 16 na tonelada. Bawat mga bato na ito ay inukit sa pamamagitan ng matitigas na igneous rock na tinatawag na granaderite. At kung pagmamasdang mabuti ang mga bilog na bato na ito ay tila ba napaka-perpekto nito sa bawat anggulo. Pinaniniwalaan naman ng mga eksperto na ang mga indigenous people sa rehiyon ang bumuo ng mga bilog na bato na ito. Pero kung ano ang dahilan nila ay nananatili pa rin misteryo. Ngunit isa lamang ang malinaw na ang mga dambuhalang bilugang bato na ito ay talaga namang nakakagulat at nakamamanghang makita. Bahay ay na-preserve Herculaneum. May kaalaman ka ba tungkol sa Herculaneum? Isa itong sinaunang syudad na nilibing sa Mount Vesuvius. Kaya naman oras na para bigyan naman natin ng kahalagahan ang mga impormasyon tungkol sa sinuunang syudad na ito. Noong 1709, isang mangbubukid o farmer ang aksidenteng nadiskubre ang syudad habang siya ay naghuhukay ng isang balon. Ngunit hindi katulad ng sinuunang syudad ng Pompeii na kung saan matatandaan na ang syudad ng Pompeii ay yung sinuunang syudad na sobrang sumikat dahil ito ang syudad na nasira dahil sa pagputok ng isang bulkan. Kapareha naman yan na nangyari sa Herculaneum.
Ngunit, tila ba perpektong na-preserve ang sinaunang syudad na ito dahil sa tinatawag na superheated pyroclastic flows na dulot din ng pagputok ng bulkan? Ibig sabihin lamang nito, ang mga kagamitan noon ng sinaunang tao na tumira sa bayan na ito, katulad na lamang ng kanilang mga pagkain at maging mga bahay ay na-preserve din. Kaya naman maituturing talaga natin na naniga sa panahon at oras ang sinaunang bayan ng Herculaneum na mas magpapadali lamang sa mga eksperto na pag-aralan ang pamumuhay ng mga tao noon. Number 3, 1,500-year-old burial stub. Noong 2020 ay may isang batang lalaki na nagangalang Stavmir ang pumunta sa kagubatan para pumitas ng mga maliliit na bunga matapos ang napakalakas na ulan. Ngunit nakakita naman siya ng isang sinuunang burial slab na umaabot na ang edad sa 1,500 taon. Talaga namang nakamamanga dahil imbis na mga mushroom at maliliit na mga prutas lamang ang kanyang hinahanap ay nakakita siya ng isang piraso ng kasaysayan na talaga namang may nakakagulat na mga ukit. At ito pa, ang lugar kung saan niya ito natagpuan ay ang lugar ng Caesarea, na kung saan ay tinuturing na talaga itong kayamanan ng mga archaeologist dahil sa dami ng mga artifacts na nakakita nila dito sa paglipas ng mga taon. Kaya naman, hindi lamang nakakita ang batang si Stav ng nakamamanghang diskubre. Ngunit pinakita niya rin sa mga eksperto na tila ba'y mas magaling pa siya sa mga ito sa paghahanap ng mga artifacts. Na sinasabi pa nga ng mga tao na siya na daw ang panibagong Indiana Jones. Number 2, Olduvai Gorge. Matagal ng panahon ang nakalilipas, isang lalaki na nangangalang Wilhelm Katwinkel ang pumunta sa Tanzania para sana mag-aral tungkol sa mga butterflies. Ngunit nakakita siya ng mas nakakainteresanteng bagay. Nakadiskubre kasi siya ng lugar na tinatawag na Olduvai Gorge, na kung saan ay sa tulong ng mga scientist ay nakatagpo sila dito ng napakatatanda ng mga buto at iba't iba pang uri ng mga tools para malaman natin kung paano nga ba nag-evolve ang mga tao. Pero ang mas nakamamangha pa dito ay natuklasin nila ang mga buto ng isa sa pinakamatandang sinaunang tao o mga ninuno natin sa ating mundo na tinatawag na Homo habilis. Number 1, bayan na mukhang tao. Ang bayan na tinatawag na Centropy ay isang bayan na matatagpuan sa Italy na tila ba may hugis at itsura ng isang tao kung titignan mo ito mula sa taas. Meron din itong nakamamanghang kasaysayan at ang lugar ay talaga namang importante, lalo na sa kasagsagan ng mga digmaan noong sinuunang panahon at maging sa agrikultura. Makikita na ang ulo ng bayan na ito ay ang town center na kung saan ay napapalibutan siya ng magaganda ngunit lumang magusali. Pero hindi naman sinasadya ng mga tao na magkaganito ang kanilang bayan at aksidente nga lamang itong nadiskubre ng isang drone operators. At ngayon, ang mga tao ay gustong gusto na itong bisitahin dahil sa unique nitong hugis at talaga namang kakaibang kasaysayan. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga diskubring ito ang pinaka nagpamangha sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba.